Part 11. Ang unang naramdaman ni Amelia nang unti-unti siyang magkamalay ay ang matinding kirot at pangangapal ng isang bahagi ng kanyang mukha at ang sakit ng mga brasong nakatali sa likuran niya. Kasunod niyon ay naging aware siya sa malayong tinig ng mga lalaki sa lingwaheng hindi niya maintindihan at ang pag-ugoy ng kung nasaan man siya. Hirap na iminulat niya ang mga mata at kadiliman lamang ang nakita. Mahina siyang napaungol. Amelia, are you awake? Bulong ng pamilya na tinig ni Rahim. Tuloy ang nagising ang diwa ni Amelia at iginala ang tingin sa masikip na silid kung nasaan siya. Pilit siyang bumangon na mahirap gawin dahil nakagapos pala pati ang mga binti niya. Rahim! Tawag niya sa pabulong ding paraan. Napaigik siya nang sa wakas ay makabangong paupo at napasandal sa pamilya na bulto ng katawan ni Rahim. Nanoon lang niya napagtantong nakasandal paupo sa kahoy na pader sa tabi niya. Tumingala siya at sa kabila ng dilim, nakita niya ang mukha nito. Napahikbi si Amelia dahil lumamaga at puno ng mga sugat ang mukha ng binata. Oh Rahim, umiiyak na usal niya. Hindi niya tumagawang hawakan at yakapin dahil nakagapos ang kanyang mga braso at mukhang ganun din ang lalaki. Shh, I'm okay. Huwag kang mag-alala. Alon nito sa kanya. Iniglapat pa ng binata ang mga noon nila at kahit papano, nakaramdaman siya ng comfort nang maramdaman ng init nito. Sino ba sila? Ano ba nangyayari? Garalgal na tanong niya. Tumiim ang mga bagang ni Rahim at mariing pumikit. Kidnappers, mukhang matagal na nila akong tinatarget at natunugan nila nang magpunta ako sa Dubai. I did not use our family's private jet at sumakay ako sa normal na eroplano. Kaya mula sa airport ay minatsyagan na nila ako. At least, yun ang pinagyayabang nila sa akin kanina habang bilubugbog nila ako. It was my fault for not noticing. Kasalanan ko na hindi ako nag-iingat. At ngayon nadamay ka pa. I will never forgive myself if something happens to you, Amelia. Garalgal din ang tinig at binata at puno ng pagsisisi. They are not a small-scale kidnappers. Amelia, kanina nang dalhin nila tayo sa bangkang to, nakita ko na lampas isang dosena sila. At may mga matataas na kalibre ng baril. We have to get out of here. We are on a boat, so we all have to do is get to the upper deck, jump into the ocean and swim away from them. Kumabog ang dibdib ni Amelia sa sobrang kaba at parang gusto na namang maiyak sa takot. Subalit, pinigilan niya ang sarili. Hindi siya pwedeng maging mahina dahil kung hindi, buhay nila ni Rahim ang maaaring maging kapalit niyon kahit pa nanlalambot ang mga tuhod niya. Pero paano tayo makakalabas ng silid na to? I'm still thinking. Ang una ko naisip ay hintay na lamang na ma-rescue tayo because they made the mistake of leaving Salim behind. I'm sure he and my father's men can easily find us. Pero pagkatapos kong marinig ang mga pinag-uusapan nila kanina, habang ikukunwari akong walang malay, I know we have to get out of here as fast as we can. Ano ba pinag-uusapan nila? Tumiim ang mga bagang ni Rahim. His face became grim at lalo lang tuloy tumindi ang takot ni Amelia. Bago pa makapagsalita ang lalaki, bigla na bumukas ang pinto ng maliit na lugar na yon. Sabay silang napatingin sa pinto at naninkita mga mata niya sa pagkasilaw sa liwanag na nagmumula sa labas. Ang lalaking mukha ang leader ng grupo ang nagbukas ang pinto. Ah, you two are awake. Good. You have wasted too much of our time by sleeping. We are going to call your billionaire father to ask for your ransom, which we should have done 6 hours earlier, if you were only awake. We still sure? We want to hear your voice. Matigas na pag-Ingles ng kidnapper nang umisi pa. Pagkatapos ay tumingin sa kanya at naging malaswa ang kislap ng mga mata. Kinilabutan si Amelia at napasiksik kay Rahim. But you? You don't have any monetary value. But we can use you for something else. Iniharang naman ni Rahim ang katawan sa harap ni Amelia.
at matalim na tilingnan ng kidnapper. My father will also pay for her, so don't you dare touch her. Asik nito. Tumawa naman ang kidnapper. Don't be so arrogant. You don't even know if you will get out of here alive. Boy, we can ask for money and kill you if you want to. Nanginig naman sa takot si Amelia at lalo pang isiniksik ang sarili kay Rahim upang tahimik itong pigilan. Baka mapikon ang kidnapper at sakta na naman ito ang binata. Halos marinig niya ang pagngangalit ng mga ngipin ni Rahim. Lalo lumakas ang tawa ng kidnapper at muling isinara ang pinto. Anong gagawin natin? Usal ni Amelia. Tulungan mo akong tanggalin ang pagkakatali ng mga kamay ko. Kahit na ikaw lang ang mapatakas ko, gagawin ko. They plan to sell you, Amelia. Worst of all, they might rape you if you stay here. Ako, hindi nila ako papatayin hanggat hindi sila nakakapag-demand ng ransom. We have to get out of here before they call my father. Mahina, ngunit determinadong bulong ni Rahim. Tumalikod si Amelia at kay Rahim at inabot ang nakatali mga kamay. Ang tali naman na nakagapos sa binata. Sabay tayong tatakas dito. Hindi kita iiwan sa kamay ng mga kriminal na yun, Amelia. Determinado rin ang bulong niya. Don't argue with me, Amelia. Maililigtas ako ni Nasalem. I just need time. Sigurado ako na parating na sila. Na hindi ka magkakaroon kapag nalaman nila na tumakas na ako? Hindi ako papayag na iwan ka rito, giit naman niya. Napabuga ng hangin si Rahim. Fine, we will manage it somehow. Suko nito. Napahugot ng malalim na hininga si Amelia at unti-unting bumabalik ang lakas dahil nagkakaroon siya ng purpose. Itinutok niya ang buong atensyon sa pagkalag sa taling nakagapos sa mga kamay ni Rahim. I'm sorry I got you involved in this. Usal ito pagkalipas ng maraming minuto. Marahas naman na napailing si Amelia kahit hindi siya nito nakikita. Nag-init na naman ang mga mata niya sa kinahantungan nilang dalawa. No, it's my fault. No, it's my fault. Dahil pinuntahan mo ako kaya ito nangyari. Tapos, ang totoo niyan, napansin ko na ang dalawa sa kanila nung nasa Miracle Garden tayo. Pero binawalali pala ako lang. Dahil lang akala ko napaparanoid lang ako. Kung sinabi ko sana kagad sa'yo, hindi sana ito nangyari. Kahit pa alam ko na maranasan mo na to dati. Kahit pa ayoko mangyari uli sa'yo. Kaya ako ang dapat na nagsasorry sa'yo, Rahim. Napabugas yun ang hangin at bahagyang nawala ang bikig sa kanyang lalamunan. Nang sawa kasi maluwagan na ang tali sa mga kamay nito. Natanggal ko na. Pabulong na bulalas niya. Nagawa ng igalaw ni Rahim ang mga kamay at mabilis humarap sa kanya upang tanggalin naman ang pagkakagapos sa mga kamay niya. This is not your fault. Always remember that. And I want you to stay as close to me as possible. Huwag kang aalis sa likuran ko. Kahit na matanggal na ang mga gapos natin. Bulong nito. Tumangon si Amelia at bahagya nakahinga ng maluwag nang maramdamang lumuwag ang pagkakatali ng mga braso niya. Sunod na kinalas ni Rahim ang pagkakatali ng mga binti nito at ganun din ang ginawa niya sa nakagapos ng mga binti. Nang pareho na silang malaya, ay muling humirap sa kanyang binata at ikinulong ng mga kamay ang mukha niya. Mariin siyang hinalikan sa mga labi at tumulo ang mga luha niya sa halo-halong emosyon. Yumakap si Rito at impit na napahikbi. Rahim! Amelia, usal ni Rahim at sandaling hinagod ang likod niya na parabang inaalo siya. Everything will be okay. Makakaalis tayo dito. Trust me. Bulong pa nito sa tenga niya. Tumango siya at lalong humigpit ang yakap sa lalaki. Tila may sasabihin pa si Rahim, pero sabay silang napaigtad nang biglang umalog ang sinasakyan nilang bangka. Nakarinig din sila ng malakas na lubog na parabang bumangga sila sa kung ano. Muntik na nga mauntog si Amelia sa pader kung hindi lamang naalalayan ni Rahim ang ulo niya.
Kasunod niyon ay ang malakas sa boses at mga yabag ng mga kidnapper mula sa labas. Ano yun? Halos hindi humihing ang bulong niya sa binata. Ila galit na nagsisigawan ng mga kidnapper. At matiim na nakikinig si Rahim. Pagkatapos ay tumingin to sa kanya at inalalayan siyang tumayo. The rescue team is here. Nagkakagulo sila dahil may humarang daw na dalawang malalaking speedboat. Sigurado ako, sinasalim na yan. Let's go! Bulong nito. Tumango si Amelia at pilit pinanatag ang mga tuhod. Na magsimula maglakad palapit sa pinto, si Rahim ay pumesta siya sa likuran nito, nigaya ng pili ng lalaki. Napaigtad siya at impit na napatili nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng mga baril mula sa itaas. Napakapit siya sa t-shirt ng binata at nanginginig ang mga labi niya sa takot. Natensyon si Rahim pero mabilis na nakalapit sa pinto at sa halip na buksan iyon ay inilak pa. Pagkatapos ay pumesta sila sa gilid ng pinto at sumandal sa pader. Pinakiramdaman nila ang mga nasa labas. Hulo sigaw, yabag ng mga tumatakbo at putok ng mga baril pa rin ang pumapailan lang sa labas. Pagkatapos ay biglang may sumipa sa pinto at napaigtad si Amelia kasabay ng mabilis na pagharang ni Rahim sa katawan nito sa harap niya. Nabibingi siya sa lakas ng kabog ng dibdib at nanginginig ang buong katawan niya sa tensyon nang biglang paulanan ng bala ng kung sino ang pinto. Kung hindi sila umalis ni Rahim sa pwesto nila kanina, siguradong natamaan na sila ng mga balang yon. Naitakip niya ang mga kamay sa bibig nang biglang sipain ang pinto at bumagsak iyon sa sahig. Pagkatapos ay humakbang papasok ang isang lalaki na may bit-bit na malaking baril at mabilis ang sumunod na mga nangyari. Rahim gave the hand-holding again a karate chop. Pagkatapos, inagaw iyon sa lalaki at malakas sa tinuhod ang sikmura nito. Bumagsak sa sahig ang kidnapper na agad namang tinutok ni Rahim ng baril sa batok at nawala ng malay. Hawak ang baril. Sa isang kamay ay inilahad ng binata ang isang kamay sa kanya habang nakasilip sa labas. Let's go! Bago pa may makaisip ulit na puntahan tayo rito. Inabot ni Amelia ang kamay ni Rahim at mabilis ngunit maingat silang lumalabas ang silid na ngayon ay napagtanto niya na isa sa mga boat cabin. Wala silang nakasalubong ng mga kidnapper at paunti na ng paunti ang palitan ng putok ng baril sa itaas. Hanggang mawala na yun tuluyan at tumahimik na sa itaas. Nasa bukana na sila ng hagdan, paakyat sa deck at pareho hindi kumikilos at halos hindi humihinga, nakikiramdam. Master Rahim! Malakas sa sigaw ng isang lalaki sa deck na siguradong pag-aari ni Salem. Naramdaman ni Amelia na naging relax ang katawan ni Rahim at ibinaba ang baril na hawak. We're here! Isigaw din ito. Nakarinig siya ng maraming yabag palapit sa kanila at nakahinga na rin siya ng maluwang nang makita ang bulto ni Salem. Tiningnan nito si Rahim mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay bumaling sa kanya. Sandaling lumambot ang ekspresyon sa mga mata ni Salem at namasana naman ang mga mata ni Amelia dahil alam niyang kahit nawala na naman ang ekspresyon ang mukha ng bodyguard ay nag-aalala rin ito para sa kanya. Let's go! We will get away from here using the speedboat, sabi ni Salem. Where are we? Tanong ni Rahim. Natuloyan ang umakyat sa deck at hawak pa rin ang kamay ni Amelia. The Persian Gulf. This is the only place they could go. When an agent saw a suspicious-looking group at Port Rashid, this was where this boat was docked. So we moved even though they still hadn't contacted your father for the ransom yet. Sigot ni Salem. Namilog ang mga mata ni Amelia nang makita kung ano ang itsura ng deck. Nakahandusay ang dago ang mga katawan. Napahinto tuloy siya sa bukana ng deck at nabitawan ng kamay ni Rahim na nagsimula namang makipag-usap kay Salem sa Arabic. Kinailangan niyang humugot ng sulod-sulod na hininga upang kalmahin ang sarili habang iginagala ang tingin. Sira-sira ang deck dahil sa mga tama ng baril.
Ang sahig ay halos pula na dahil sa tugo. Isipin pa lamang niya ang posibilidad na baka sila ni Rahim ang namatay. Kung hindi lamang dumating kagad si Nasalem, ay nanghihina na ang mga tuhod niya. Hinanap niya ng tingin ng binata at nang makita ay humakbang siya upang sana lumapit. Pero napasigaw ng may brasong biglang mahigpit na pumakikot sa leeg niya at hinablot siya pasandig sa isang katawan. Tinignan niya ang lalaki at pakiramdam niya Amelia ay nahulog ang kanyang puso sa sahig nang makita ang kidnapper na napatumba kanina ni Rahim. Tarantang napatingin si Amelia sa direksyon ni Nasalem. Nakita niya na napalingon sa direksyon niya si Rahim. Tinakasan naman ang kulay ang mukha nito habang ang mga lalaki sa paligid ay tinaas sa mga baril at itinutok sa lalaking may hawak sa kanya. "Don't shoot or I will kill her." Napaigik si Amelia nang maramdaman ang dulo ng patalim sa leeg niya. Nilukob siya ng matinding takot. Kinapos siya ng paghinga nang humigpit pa ang braso ng lalaki na halatang walang pakaalam kung nasasaktan siya o hindi. And then, he began to drag her to the side of the boat. Palayo sa direksyon kung saan nakaabang ang dalawang speedboat na dala ni Nasalem. "Amelia!" Tawag ni Rahim si garalgal na tinig. Nag-init ang mga mata ni Amelia at pilit sinalubong ang mga mata ng binata sa kabila ng marahas na pagtrato sa kanya ng kidnapper. Alam niya na ginagamit siya ng kidnapper upang maging human shield pero hindi ito puputukan ni Nasalem. Natatakot siya pero mas matindi ang sakit ng kanyang puso na makitang takot na takot si Rahim ng ganun. That he had to suffer like this because of her. Nigsin niya sa mga lalaki dahan-dahang ibinaba ang mga baril. "Release her and we will let you go," sabi ni Salem. Sabi niya sa lalaking may bayhag sa kanya. Nakarating sila sa gilid ng deck at sa likuran ni na Amelia ay ang dagat. Tumawa naman ng kidnapper at lalong humigpit ang hawak sa kanya. Napaigik siya dahil hindi na siya makahinga. "I'm not a fool to believe you," sigaw ng lalaki. Pagkatapos ay nalaki ang mga mata ni Amelia at ganun din si Rahim nang biglang tumalo ng kidnapper bit-bit siya patungo sa dagat. "Amelia!" sigaw ni Rahim na nakita pa niyang tumatakbo patungo sa direksyon nila bago siya tuloy ang bumagsak sa dagat. Masakit ang naging impact ng pagkakahulog ni Amelia sa tubig. Hindi niya alam kung paano pero nabitawan na siya ng kidnapper at nahampas ng malakas na alon. She was smashed against the side of the boat and their head hit something very hard. Nawalan siya ng lakas na lumangoy at nakalimutang magpigil ang hininga. Nakalunok tuloy siya ng tubig dagat. She knew she was losing consciousness and she knew she will die if that happened. Subalit, hindi niya magawang labanan ng kadilimang unti-unti siyang nilalamon. Dalawang tao lamang sumagi sa papalubog na isip ni Amelia. Una ay ang kanyang ama na walang kamalay-malay na umalis sila ng apartment nila at inaasahang maabutan siya pag-uwi nito. At pangalawa ay si Rahim at ang panik at takot sa boses nito habang tinatawag ang pangalan niya. Siguradong matotroma na naman ang binata dahil dito at alam niya na siya ang dahilan ng lahat. Kung hindi lang sila nagkakilala, kung hindi niya pinilit mapalapit kay Rahim, at kung hindi niya ito binahal, wala sana sila ron. Kung mamamatay rin pala siya ron, sana hindi na lang nila nakilala at minahal lang isa't isa. Amelia's heart ached and she cried despite the fact that she was underwater. And then, everything went black.